Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, nasan ka mang panig ng bansa, ng mundo, anumang lugar, nasan ka man ngayon sa magandang araw. At bago ang lahat, dun sa bago sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button. At syempre, huwag mong kalimutan ang notification bell para updated ka pag meron akong bagong video. So, kung nakikita nyo, bago ang ating cortina. Yan. Salamat sa nagkabit at nagpalit. Walang iba kundi ako. Ako lang. So, ayan. So, sa apat na buwan ko pong pagbablog, nahihiya na po ako sa inyo dahil puro yun yung nakikita nyo cortina dahil napakasipag ko pong magkabit ng cortina. So, ayan. Ngayon ko lang po siya ulit napalitan kasi syempre magpapasko. Gusto ko naman medyo maiba-iba naman ang ating ambience? Kung tama man yung pronunciation ko. So kung gaano ako kasaya ngayon at napalitan ko yung cortina, mas masaya pa po yung nararamdaman ng isang bata sa Bicol. Sinorpresa ng kanyang mga magulang na OFW na galing po sa China. So ito pong mag-asawa pong ito galing po ng China. At magbuhat po sa China, umuwi po sila sa Bicol, so hindi pa po sila nakakapahinga, nag-changed outfit na po sila at nagpanggap na si Spider-Man at Spider-Woman. So itong si Baguettes, walang kaalam-alam na ito palang na dalawang character na ito ay ang kanyang nanay at tatay na pala. So nagulat siya, talagang nakakadurog ng puso. So yung bata, iyak ng iyak. So, ganun din yung kanyang mga magulang. Siyempre, siguro sa tagal din na ngayon lang din sila nagkita-kita at na-surprise pa nga itong bata. Kung mapapanood nyo, maaantig talaga ang inyong puso, madudurog ang inyong kalooban, lalo na kung ikaw ay isang magulang. Ginagawa mo yung lahat para din naman sa kanya. At ang maganda dito, kung naiintindihan ng anak mo na kung bakit kayo lumalayo, ay para din naman sa kanyang kinabukasan. O, diba? Masarap na sa feeling na naghahanap buhay ka, nagpapakahirap ka sa malayo, sa ibang bansa, kayong mag-asawa, at makikita mo na yung anak mo lumalaki, nagiging maayos ang kalagayan dahil naibibigay mo yung pangangailangan. Although, malayo kayong mag-asawa, pero sa puso mo, masaya ka kasi alam mo, yung hindi kayang ibigay ng iba na ibibigay mo. Sa pagkakaalam ko po, itong mag-asawa po na to, nagbabanda po sila sa China. So, hindi rin po mahirap yung kanilang trabaho. Malamang ito ay sa gabi, syempre, kasi bumabanda po sila, mga show, ganyan. Syempre, karaniwan sa mga banda, sa gabi nagtatrabaho, syempre, puyat, sa araw, pahinga, ganun. Siyempre, mahirap din po ang trabaho. So, napakahirap din po maging OFW at malayo sa pamilya, lalo pa at parehas kayong mag-asawa na malayo sa inyong anak. So, lagi mong iniisip ano na yung kalagayan ng anak mo. Pero mainam na rin po ngayon kasi ang komunikasyon ay hindi na po ganun kahirap kamukha nung mga panahon ng araw. Nung syempre tayo pa yung mga bata, tas yung mga magulang natin yung matatanda, ang hirap po ng komunikasyon, telegrama, tapos yung telepono, yung hinuhulugan pa ng coins yon. Pero ngayon po napakadali na, halos lahat po ng tao, ultimo bata, may cellphone na. Nakakapag-data, may internet, so ang messenger, libre, walang bayad, at pwede mo nang kumustahin ng iyong pamilya or video call. Magkikita na po kayo sa video call. Kaya madali na po ngayon. Pero ang sorpresahin mo ang iyong anak. So kayong dalawang mag-asawa, ang sorpresahin mo inyong anak ay hindi ganun kadali. At syempre, itong kailangan ilihim mo lahat eh. Lahat ng mga plano dapat nakalihim, hindi dapat malaman ng bata para makita mo kung ano yung reaction niya. So, siyempre kayo din na magulang na alam nyo nga nagtagumpay kayo sa pagsusurpresa sa kanya, napakasaya din po sa pakiramdam. So, ito pong mag-asawa po ito na OFW sa China.
ay mula po sa Bicol. Yun po ang pagkakaalam ko sa Bicol po sila. Ito pong mag-asawa po na to ay mga vlogger din. At dun po sa mga gusto po na mapanood ang full video ng pagsurpresa nila sa kanilang anak, visit nyo po siya sa kanilang YouTube channel. Yan. Ang kanila pong YT channel ay Oragon Vlogger. So, yan. Sa Oragon Vlogger, saludo ako sa inyo na bagamat pagod na pagod kayo sa biyahe, hindi na kayo nagpahinga at talagang yung inyong pagod ay parang hindi nyo nararamdaman dahil sa kagustuhan nyo na ma-surprise itong inyong anak. At talagang nag-change costume pa kayo para hindi kayo makilala. Kinunchaba nyo ang mga teachers para maisakatuparan nyo itong surprise na ito. At pinuntahan nyo pa talaga sa school ang inyong anak. Sa mga magulang, saludo kami sa inyo. Sa mga OFW na nasa malayo, talaga namang isa kayong bayani at sa Oragon Vlogger, pagpatuloy niya yan. At sigurado po ako sa paglaki ng inyong anak, hindi niya to makakalimutan at mamahalin niya po kayo ng kung gano'n niyo ipinakita ang pagmamahal, baka doblihin pa po niya hanggang sa pagtanda ninyo. Sa mga OFW dyan na mayroon gustong i-share ang kanilang mga tagumpay at pagsasakripisyo sa ibang bansa, pwede nyo pong i-share sa amin ang inyong istorya. Gusto ko lang pong i-shout out si Mildred Saki sa mga gusto rin pong i-visit ang kanyang channel. Mildred Saki po ang kanyang YT channel. So, shout out sa'yo, Mildred. Marami ding salamat. Lagi ka rin nakatutok sa aking mga vlog. Thank you. At sa lahat ng mga OFW at sa mga followers ko, subscribers ko na nandito sa Pinas, maraming salamat sa inyong lahat. So, yun lamang. At hanggang sa muli kong vlog, antayin nyo lang. At huwag po kayong magsasawa.